Madalas sa mga tao na oily, ayaw na nilang gumamit ng moisturizer kasi nga parang feeling nila moisturized na ang skin nila dahil sa oil. But no, kailangan mo pa rin gumamit ng moisturizer. And in today's video guys, magre-review naman tayo ng isang product. Ito bago pa lang talaga, ngayon ko lang ito guys nasubukan. This is the Myra Fresh Glow Whitening Facial Moisturizer for shine-free look. Ginagawa mo. Hello guys, welcome back to Skincare with Yuri and Queen. So this is Queen. Ito yung pamangkin ko guys na makulit at wala pang ligo, mabago. Uy, ang ligo ya yo. Yan ligo ya to. Kay man vlog sa LA, di ba man vlog to? Apa. Soon. Man upload to it? Yes. Yan, so welcome once again dito sa ating channel. This is a skincare channel. So in this channel guys, nabibigay ako ng mga tips and tricks sa inyo kung paano pagandahin yung mga skin natin. And then I also show you mga skincare routines all on a budget. Kaya kung gusto mo yung mga ganung klaseng bagay, well, please join our family. Click the subscribe button down below and join the Unicorn Squad. Anyways, ito yung bibigyan natin ng first impression. So, let's go! Medyo funny story yung pagbili ko nito guys kasi nung bumili ako nito medyo nagmamadali ako kasi ayoko yung maunahan ako sa pila. So ang ginawa ko, hinakot ko lahat ng ito. Marami akong kinuha ganito pero pagdating ko ng bahay nakita ko na yung iba pa lang nakuha kong ganitong sachet din kasi parehas sila ng itsura guys. Pero ang nakuha ko pala was facial wash instead of facial moisturizer. Medyo fail siya kaya isa lang yung naiwan sa akin guys. Hopefully this would last. Hindi ko alam kung gaano karami well, 7 ml siya guys. Hindi ko alam kung pang ilang days yun para sa akin. Pero I would really try na makahanap ako ng ganito kung it works well with my skin. I cannot emphasize enough na dapat talaga guys nag-moisturize tayo ng skin natin. Kasi sobrang init ng panahon ngayon, diba? So kailangan mo talagang i-hydrate, i-moisturize yung skin mo para magmukhang fresh tayo lagi. Para hindi mukhang haggard. Ang una-una mo makikita dito sa packaging niya guys kasi nasa center talaga siya. As you can see that one, it says Beauty Vitamin. Itong mga manufacturer na ito guys, talaga ginagawa ang lahat para makuha ang attention natin and makuha yung pera natin. So I have not heard of anything na parang Beauty Vitamin. Walang ganun Mars. But I must say that this is a really, really good strategy para makuha yung trust and yung tiwala ng mga public and ng mga consumers. So good job to Myra. Sinasabi rin dito guys na aside from moisturizing your skin, ang ginagawa niya rin ay meron din siyang Pro Radiance Complex and UV Protection. So ipoprotect ka rin niya against harmful UV rays. Let's go and check out what it has to say dito sa likod ng kanyang packaging, dito sa label. Asahin natin. So enriched with beauty vitamins, moisturize for smooth, healthy white skin. Keeps skin shine-free and rosy white look. So yung mga Pinoy talaga, mahilig talaga magpaputi. Kasi halos lahat ng mga claims nila, lahat may whitening, radiance, ganun. Pero ano nga ba yung beauty vitamins na sinasabi nila? Ito, ililist down natin. So meron itong vitamin E, vitamin C, vitamin B3, vitamin B5, and vitamin B6. Isa-isahin natin yung kiniklaim niyang content, guys. Ang sabi niya ay meron siyang vitamin E. Which alam naman natin, guys, na ang vitamin E is really good for skin aging. So kung meron kang mga konting wrinkles dyan or may mga kulubot na nagsishow up na yung age mo, you better moisturize girl para mawala lahat yung mga aging na yan. And then it also says that it has vitamin C which is a good lightening ingredient. Kung gusto mong pumuti, pwede rin gumamit ng ganito, itong Myra. Wow! Base sa kanyang claim guys, hindi naman kasi lahat ng mga marami sa mga moisturizer guys, ang job niya lang talaga is to moisturize. Pero ito, it has a lot of vitamins na sinasabi niya dito. And then it also has a vitamin B3 that helps fade away mga dark spots. Tamang-tama dahil meron akong mga dark spots dito guys. Dahil sa pimple last time, nagkaroon kasi ako ng pimples. I think dahil sa mask na ginagamit ko. And siguro rin dahil late na ako natutulog. Anyways,
may mga sabi ko nga may mga dark spots yan dyan, so this would really help. I hope sana. And then it also has B5 na maganda rin pang moisturize, pang soothe ng skin. And then meron din siyang vitamin B6. Vitamin B6, guys, is known to help reduce oiliness of skin, keeping it feeling fresh. So maganda rin gamitin daw ito ng mga tao na yung skin type nila is oily. Ako hindi ako masyadong oily. I have normal skin type. Pero kung oily ka, natatakot kang gumamit kasi madalas sa mga tao na oily, ayaw na nilang gumamit ng moisturizer kasi nga parang feeling nila moisturized na ang skin nila dahil sa oil. But no, kailangan mo pa rin gumamit ng moisturizer. And this one is really good for you because it has a vitamin B6. Ako yung tipo ng tao, guys, na gustong-gusto ko nagbabasa ng ingredients dito sa likod. Yung mga nakasulat na ingredients dyan. And kahit hindi ko naintindihan kasi masyadong maraming laboratory terms, mga chemicals, hindi ko naintindihan. But some of them talagang tinitingnan ko, yung mga naintindihan ko. Usually, I compare with other products para makita ko ano yung mga content. Yan yung parang analysis process ko, yung thought process ko para masabing okay yung mga content, yung ingredients ng isang product. Yung fragrance niya, guys, nandito lang sa may gitna banda kasi ang sa pagkakaalam ko kasi, yung mga list ng ingredients na nakasulat sa likod ng label is based on in order siya, guys. Nasa sequence siya based on the amount of product na nasa loob or amount ng content na nasa loob. So, ayan. Yung fragrance niya, guys, nasa middle lang, which I like kasi ako yung tipo ng tao na I don't really prefer that much fragrance na nasa isang product kasi feeling ko pag maraming fragrance parang makakasira sa skin. So eto, guys, medyo lang. Yan. So magsa-scoop out tayo ng konting product dito, guys, sa ating hand. Ilalagay natin para ipakita ko lang sa inyo kung paano yung consistency ng product na ito, guys. I think, guys, dapat nagbabasa din talaga kayo ng mga claims ng mga products para alam niyo kung anong i-expect niyo sa product. Especially yung mga content niya, guys, kasi baka mamaya may sinasabi lang siya dun sa claims niya pero wala pala siya doon sa mga ingredients niya. So kailangan alamin niyo talaga. So ito yung guys, ito yung consistency niya, ganito. It's very very light. Hindi siya mabigat sa pakiramdam. Ginamit ko na rin siya, guys, kanina sa face. And yun nga ang napansin ko, light siya masyado. Hindi mo halos mararamdaman na meron kang in-apply. So, kakatapos ko lang maligo, guys, susubukan natin ngayon ang Myra E Facial Moisturizer. So, ito na nga yun. Kukuha tayo ng konti. Tapos, ilalagay natin, i-apply natin ngayon sa face. Just like that. And yung fragrance niya, guys, yung sinasabi ko kanina, hindi matapang, konti lang talaga. And it's very pleasant. So as you can see, na-blend ko na siya maayos, na-absorb. Madali siyang ma-absorb ng skin. And it's non-greasy. Hindi siya greasy, guys. Though merong konting-konti, parang ano lang, minimal. Siguro in a scale of 1 to 10, nandyan lang siya sa 2. Ganun lang. And this can be used as a makeup paste din. So kung ikaw, kung gumagamit ka ng makeup, pwede mo siya gamitin. Mag-moisturize ka muna before applying makeup on. Isang major claim niya talaga, guys, is that it is shine, it provides a shine-free look. Wala raw shine. So nakikita niyo dito sa kamay ko, nilagay ko kanina. Wala ngang shine. Yan, wala talaga. And even sa face ko, hindi, ayan, walang shine. Ginamit ko to kanina eh, bago ako nag-film. Nag-moisturize ako kasi kakaligo ko lang kanina. Ayan, bago ako nag-film. And then, walang ang shine. So, sa mga oily, good for oily skin talaga din to, guys. Hindi naman siya matte na matte talaga. Moisturized lang siya. Just enough level of dewiness that we need. Enough level of dewiness that we need. And so, for the final verdict, gusto ko ba yung product na ito? Ilang unicorn score ba ang ibibigay ko sa kanya? Well, siguro out of 5, I would give it a 3 for now. Kasi first impression pa lang naman eh. So 3 muna, pero I really, really like it. Do I recommend it based on my first impression? Yes, kasi lightweight siya, guys. I will try to observe in the next days kung ano yung effect niya sa akin. And probably kung after how many days, pwede tayong gumawa ng parang update review din sa product na yun. So, sana. So anyways, guys, kung nagustuhan nyo itong video nito, please give this video a thumbs up. And then, if you're not subscribed yet, well, bakit? Why?
Please subscribe to our channel and hit the notification bell so you don't miss out on any of our videos. And then be one of our unicorns dito sa ating unicorn squad, gaya ng mga bagong nag-subscribe dito sa ating channel na bibigyan ko ng shoutout ngayon. So ito sina Kisha, yeah, Frederick Combes, Harold Pasadilla, Casey Ann Kapati, Isaiah Mariz, Glyza de la Cruz, Ruben Tinambakan, and Hale Estacion ng Farm Boy Diaries. Kung gusto ninyong ma-shoutout din dito sa ating channel, all you have to do is to subscribe dito sa ating channel and then go to my IG or Instagram account and then leave a message. And for future mga videos natin, guys, kung meron may suggestions, guys, kung anong gusto ninyong i-review natin next, please comment it down below and then, yeah, I'll see you in my next video. Bye-bye!